Lindol, ang natural na pinominang pinakakinakatakutan ng lahat. Ito'y napakamapinsala, destruktibo, at di umano'y sanhi ng disaster. Hindi lang tao ang naaapektuhan nito, kundi pati na rin ang ating paligid. Ang peligrong ito ay hindi inaasahan, kaya hindi rin talaga ito maaaring iwasan. Ngayon, ating alamin ang sanhi, epekto, at ligtas tips ng lindol upang tayo'y magkaroon ng sapat na kaalaman upang malampasan ito. Ang lindol ay isang biglaan at nabilis na pagyanig ng lupa na dulot ng pagbibiyak at pagbabago-bago ng mga batong nasa ilalim ng lupa na tinatawag na tectonic plates. Ang plate tectonics ay sinusuportahan ng teoryang Continental Drift Theory ni Alfred Wegener na nagpapatunay na gumagalaw ang ating lupa at nagbabago-bago ng lokasyon sa paglipas ng panahon. Isa pang sanhi ng lindol ang pagputok ng bulkan, kaya doble peligro ang nararanasan ng mga bansa na kabilang sa Pacific Ring of Fire. Ano-ano ba ang dapat gawin at tandaan? Tips kung ikay nasa labas habang lumilindol. Tip number 1, lumayo sa puno, poste o kongkretong pader. Tip number 2, hangga't maaari, pumunta sa open field. Tip number 3, kapag nasa open field na, lumapak hanggat matapos ang lindol. Huwag nang umalis kung hindi naman titiyak ang lupa. Tips kung ikaw ay nasa loob ng bahay habang lumilindol. Tip number 1, huwag mataranta at maging alerto. Tip number 2, umiwas sa mga bagay na maaaring makasakit sa'yo. Tip number 3, humanap ng ligtas sa mapagtataguan at mag-duck, cover, and hold upang hindi matamaan ng falling object. Tip number 4, bigyang pansin ang kapaligiran sa posibleng mangyari. Kahit sino man, hindi nila gugustuhin ang maranasan ang lindol sapagkat napakaraming masasamang pangyayari ang dulot nito. Isa na dito ang pagkawasak ng mga gusali, kalsada, tahanan, pati na rin ang pagbibiyak ng lupa na tinatawag na fault line. Sa mga bundok na lugar, nagkakaroon naman ng matinding landslide, lalo na kapag mataas ang magnitude ng lindol. Dulot din ng lindol ang iba pang uri ng disaster, tulad ng tsunami at sunog. Kaya sobrang laking persyento ng populasyon ang naghihirap at namamatay kapag tumatama ito sa bansa. Ang pagiging handa at alerto ay para sa iyo kakahaba ng buhay.